Good news! Isang mega contract with Japanese promoters and champ John Riel is about to be signed para sa 2023 boxing career ng tunay na angas ng Pinas champ Casimero. At yan ay ating pag-usapan sa pagbabalik right after mong mag-subscribe. At pakidamay na rin ang pag-like sa video at sipain ang kampana para ma-notify kayo every time na may bago tayong upload bilang suporta sa ating munting channel. Hello mga mamshi at sir, we are back again for your first dose of boxing update sa ating nag-iisan idol. Ayon sa tagapagsalita ng Team Casimero na si Sir Nemil Ipergire na may malaki at hindi maaayawang kontrata para kay Casimero. Ito naglalaman ng full package deal. Sa fighting contract ay may tatlong magaganda street malalaking laban siya starting in early next year. At sa promotional contract naman nandyan ang dalawang company na nag-commit ng 50 million each, which is Thai Sign at Treasure Boxing Promotion. Ayun pa niya na the contract was already in the position of Sir Stephen Lunas para ma-review ng kanilang abogado sa Las Vegas. Then pagkatapos ay pipirmahan na lang ng mga managers nito at ibabalik sa Japan para yung mga Japanese promoters ang personal na tutungo sa Ormoc, Leyte para magkapirmahan na. Ito po ang pahayag ni Sir Nemil Ipergire. Pasok po. Nasa manager na po ang kontrata. Ang bilis, di po ba? Napakabilis ng kontrata na ipadala agad sa managers. So nagbigay na po ng komento ang dalawang managers dito sa kontrata na kanilang hawak ngayon. Alam ko hindi na po kayo magugulat, mga kabulgaran. Ito na po ang nilalaman ng kontrata. So, Boss Papa is going to fight again this coming April. Ulitin ko po. Siya po ay lalaban muli ngayong buwan ng Abril. At meron pong hawak na ngayon na kontrata na hindi pa napipirmahan ni Boss Cuadrolas. Nahawak na po ng mga managers ni Cuadrolas. Agad-agad po nakapagbigay po agad sila ng kontrata. Ano po ang nakapaloob sa kontrata? Kung naalala ninyo, noong nakaraang laban niya na no contest, siya po ay tumanggap na hindi bababa sa 10 million. Triplihin niyo po yun. Triplihin niyo yun. Yun po ang nakapaloob sa kontrata. At majority po sa inyo kanina nung tinanong ko kayo kung siya ba ay nararapat pumirma sa isang promotional company ng long term. Ang sabi niyo po mas maganda fight contract muna para makita talaga yung potential na siya ba ay aalagaan o hindi. Which is, yun po ang ginawa ng mga handlers ni Boss Tata. Sa papanong pumparaan, ang nakapaloob po sa kontrata ay full pack package. Litin ko po, full pack package. 3 fights for 2023. At yung unang laban sa kontrata na nakasaad, dahil ito po ay isang fight contract, 3 times po ang inoffer na halaga. Kung siya po ay tumanggap ng hindi bababa sa 10 million noong nakaraang laban niya noong December 3, 3 times po. And aside from being 3 times ang presyo na inoffer na hindi talaga napakahirap pong tanggihan, ano? Napakahirap tanggihan. Once na pinirmahan po ito ni Boss Tata, once po na ito ay pinirmahan ni Cuadrolas, automatic po, dalawang major company ay magiging sponsor ni Cuadrolas.
sa Japan. So ibig sabihin, yung hawak pong kontrata, yung hawak pong kontrata ng dalawang managers ni Cuadro Alas, ito po ay galing sa A-Sign and TV Promotions with the help of Mr. Honda. Nasa likod po ng dalawang promoter na ito, na mga agresibong promoter, mga bata na mga promoter, si Mr. Honda Nantigan. Pagka siya po ay pumirma, tandaan niyo po, ang kontrata ay ipinadala na ng dalawang promoter sa kanyang managers, at ito po ay ipapadala kay Mr. Stephen Lunas para i-review po ng kanyang abogado sa Las Vegas. Ulitin ko po, ha. Ang kontrata ay ipapadala po kay Mr. Stephen Lunas, at ito po ay i-review ng kanyang abogado sa Las Vegas bago po ito itulak papunta ng Pilipinas na dala-dala po ng mga promoter para pirmahan ni Cuadro Alas sa Leyte. Full bundle po ito, itong kontrata na to, the whole year ay magiging abala si Cuadro Alas na lumaban. Tama. Yan po ang pinaka latest na mainit pa na ipinato sa atin ng TBP, ng A-Sign Promotion at ng Team Cuadro Alas. Dalawa po yung source na pinanggagalingan natin, mga kabulgaran. Tayo po ay well-connected sa dalawang promoter. Kung naalala nyo po, sila po ay nagbigay sa atin ng oras na nagpa-interview dito sa ating channel sa kabulgaran o sa bulgaran. So, ayan na po yung sinasabi nilang kangkong. Yung kangkong po ay nagpapatuloy na naging sprout. Yung kang, sir, yung kangkong, bumili na ngayon ng mga mahigit kumulang ng 16 hectares na lupain doon sa ano, doon sa probinsya nila. Exactly. Kaya yung offer po ngayon ng TBP at ng A-Sign Promotion, sa tingin ko po, hindi po ito basta-bastang tatanggihan. Itataas ang bandira ng Pilipinas! Itaas, itaas! Yo! Cuadro Alas 3-time World Champion, ang angas ng Pinas, Batang Ormoc, John Rel Casimiro. Guys, kung bago lang kayo sa YouTube channel na to, so ano pa hinihintay nyo? Mag-subscribe na! Let's go! Ayaw! I have you.